What's up mga langga? Panoorin at pakinggan ninyo ang mga sinasabi ni Willie Rebillame. Ang daming mga politikong tinamaan dito. At ang galing idol, ang galing mo, yan ang tama. Tama talaga mga sinasabi niya. Pakinggan ninyo guys hanggang sa katapusan ng mga sinasabi ni Willie Rebillame. Kung sakaling tatakbuho ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka ho, light-lightin lang ako doon nung ating mga mahal na senador na magagaling. Hindi man light-lightin, siguro baka wala naman ako maiaambag na batas. Di ba? Baka dumating yung time na sayang din yung iboto nyo sa akin na wala akong nagagawa. Wala rin akong maiaambag na knowledge about the law. Dahil hindi ho kabugado. Sa napapanood ko ngayon, parang nalulungkot ako. Dahil awayan ang awayan, binoto kayo ng sambayanan, pero yan ang napapanood. Yan ang napapanood ng lahat ng Pilipino. Hindi ho ba nakakalungkot na isa kang senador, nakikipag-away ka, isa kang presidente, may kaaway ka. Hindi ba? Pero bago kayo manumpa, maglilingkod kami sa bayan. Maglilingkod kami sa bawat Pilipino. Ako, isa sa mga taxpayer na mataas ang binabayad kong tax sa ngayon. Kung malalaman nyo lang, nasasaktan ako eh. Dahil bumoto ako sa mga taong ito, tapos yan ang nakikita ko. Paano na yung mga bata? Paano na ang kinabukasan natin? Kung yan ang nakikita natin lagi. Pagalingan, pataasan ng ere, samantalang ang daming hirap na hirap natin mga kababayan. Ang daming kawawa, ang daming walang makain, ang daming may sakit, ang daming namamatay. Natatakot kayong lumabas? Bakit? Dahil ayaw niyo magkasakit? Samantalang yung mga tao nasa labas, kailangan lang nun makabili ng bigas at ulam para makakain ang kanilang pamilya. Tapos na makikita pa namin sa television, sa news, puro away nyo. Nakakalungkot po. Isa ho yan sa mga dahilan pa. Papasukin ko ba to? Pupunta ba ako sa ganitong klaseng, di ba, institution? Sa studio ito, wala akong inaapi. Walang inahanapan ng corruption. Ilang milyong Pilipino ang subscribers ng programang ito? 25 million. Hindi pa po kasama yung mga nanonood sa araw-araw. Alam nyo, napakahirap po pasukin ang politika. Yung kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Mag-ama, nag-aaway dahil sa posisyon. Mag-asawa, naglalaban dahil sa posisyon. Sayang ho ang buhay. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ito yung nakikita ko sa mga politiko. Wag power. Love ang bigay nyo. Paglilingkod. Hindi nyo kailangan ng maraming pera. Maniwala kayo sa akin. Pag nag-COVID ka, hindi mo kailangan ng pera. Kailangan mo dasal ng kapwa mo. Tulong. Alam nyo, napakahirap po pasukin ng politika. Yung kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Mag-ama, nag-aaway. Dahil sa posisyon. Mag-asawa, naglalaban dahil sa posisyon. Sayang ho ang buhay. Sayang yung sinasabi natin pagmamahalan. Sayang yung sinasabi natin paglilingkod sa kapwa. Dapat, kung maglilingkod tayo, tanggalin yung galit sa puso nyo. Hatred, wala na tayong ginawa kundi magsiraan. Hanapin yung dumi ng kapwa nyo. Lahat naman mo tayo nagkakasala, ako, kayo, tayo lahat. Pero ganun pa man, siyempre, nagsisisi tayo, di ba? Alam nyo, hirap eh. Gumawa ka ng mabuti. Parang isang bond paper. Puti. Malilagyan ng isang tintang itim yan. Ano mapapansinin yun? Yung puti? Hindi. Yung tinta. Yung dumi. Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Walang unity. Tatakbo kayo para makahiga, makaganti sa dating nanumuno. Tatakbo tayo para hindi makapasok ang isang mamumuno. Ganun ba? Ganun ba ang pagservisyo sa bansa natin? Yan ba ang iniisip ng bawat politiko?
Hindi ako nagmamagaling. Opinion ko ito dahil sa araw-araw na nasa doon time show ako. At araw-araw na may nakakadidinig ang boses ko, pambili ng gamot, pangmatsikula. Hindi pa pangkain namin. Dapat na pinag-uusapan nyo sa Senado, anong bibigay na batas sa mga taong naghihirap? Anong batas ang gagawin nyo? Laging ilang batas na ang ginawa nyo, pero binabago nyo. Dati may death penalty. After death penalty, ngayon gustong ibalik. Pag iba namumuno, iba na naman. Yung batas ng tiyan ng bawat Pilipino, yung batas ng kinabukasan ng bawat bata na walang libro. Sana lahat ng politiko, hindi politiko, you should be a public servant. The word politics, tanggalin niyo sa puso't isip niyo. You need power? At the end of the day, darating lahat tayo nakahiga. Pantay-pantay lang tayo sa kabaong. Maniwala kayo sa akin. Hindi niyo nadidinig ang hinanain ng mga basurero. Lahat ng boboto, lahat ng nangako sa inyo, nagawa ba ang mga pangako sa inyo? This time, it's about our future. Kinabukasan ang ating mga mahal sa buhay, yung magiging anak ng anak natin, yun naisipin nyo. Niyo ba? Dapat magkaisa tayo. COC, the last day of filing is tomorrow. Hindi ko kakayanin pumasok sa isang bagay na wala akong kakayahan. Hindi ko alam kung paano yung salitang ganito, yung salitang hindi ako nagmamata ng tao. Dapat pag pinasok mo isang bagay, mag-excel ka, makakagawa ka ng kabutihan, makakagawa ka ng tama. Nagtitanong ko, bakit ka tatakbo, Willie? Gusto kong gawa ng kabutihan. Yun lang. O, kabutihan lang ba ang dapat magawin pag nasa Senado ka? Dapat marunong ka magbasa ng batas. Dapat marunong kang gumawa ng batas. Di ba? Hindi ako nagmamagaling dito. I was given a chance again, di ba? Up and down ng buhay ko. Pero, hindi ko naman pababayaan bumagsak pa.